Bumubuti na ang lagay ng German diver na si Danny Brumbach na nakaranas ng decompression sickness sa gitna ng search and retrieval operation sa Masbate kahapon. Ikwinento naman ng isang Korean diver kung papaano niya natagpuan at nailigtas si Brumbach. Live mula sa Naga City, may report si Cara David. Cara? Yes, Jessica, alam mo, maraming peligro na kaakibat ang deep sea diving, lalo na kung aabot ka doon sa 180 to 200 feet na ito yung sinisid nitong German diver na si Danny Brumbach. Mataas ang risk na magkaroon ka ng decompression sickness, which could be fatal or could lead to paralysis. Kaya maswerte talagang itong si Danny Brumbach, itong German diver, na naagapan ang kanyang kondisyon at ngayon nga 95% recovered na siya. Ito ang kuha ng Philippine Coast Guard sa German volunteer diver na si Danny Brumbach matapos makaranas ng decompression sickness o DCS kahapon. Sa video, sinusuri siya ng mga doktor at saka ipinasok sa recompression chamber. Tumagal ng 4 oras si Brumbach sa loob ng malaking tube kung saan ang pressure ay kagaya ng sa lalim ng tubig na pinanggalingan nito. At tulad ng sa tamang pag-ahon, hihintayin munang mag-normalize ang pressure sa katawan ng tao bago siya ilabas. Sabi ng mga doktor, posibleng maparalisa si Brumbach kung hindi siya naipasok agad sa recompression chamber. Diving sickness, so kailangan handa lang na mayroon tayong recompression chamber to, ano, to treat divers na nakaroon ng sakit ng ganito. Sa kabutihang palad, maayos na ang lagay ngayon ni Brumbach. Bagaman stable ang kondisyon, kailangan siyang idiretso sa ospital sa Legazpi City para tanggalin ang tubig sa loob ng kanyang baga. Naikwento pa niya sa akin ang mga pangyayari bago ang aksidente. So everything's still okay when I tied the airplane. So I had no problems in there. Mm-hmm. But then up when I came up at shallow area like 40 meters, mm-hmm. I all of a sudden felt like getting very dizzy. Labis naman ang pasasalamat ni Danny sa mga tumulong sa kanya. Coast Guards and everybody was here with a really, really, really good team. Really thankful to everybody who's helping right now. If I can help, I'm gonna help them. Isa ang Korean technical diver na si Po Bihan sa mga tumulong sa pag-rescue kay Brumbach. Kwento niya, may sintomas na raw ng DCS si Brumbach nang makita niya ang German diver sa tubig. Sa isang puntong araw, tinanggal na ni Brumbach ang kanyang regulator o ginagamit sa paghinga. Kaya ibinigay raw ni Han ang kanyang regulator para sa tinatawag na body breathing. Lumulubog na rin daw si Brumbach, kaya nilagyan daw niya ng hangin ang BCD o buoyancy control device ng aliman. Ang BCD ang ginagamit ng divers para makontrol ang kanilang pag-angat at pagbaba sa tubig. I stay here, that's why I have to do it. If I can. So if next time also, if it's going to have problem, if I can help, I can do it. You will still help. Yeah, because I stay here for 9 years. Jessica, nananatili ngayon sa isang ospital sa Legazpi City itong si Danny Brumbach. Medyo nahihirapan lang siyang huminga kasi nga merong tubig yung kanyang lungs at ito yung nagdudulot ng difficulty in breathing niya. Kaya hanggang kanina nung nakausap natin siya ay may oxygen pa rin na nakakabit sa kanya. Pero kompleto naman daw yung facilities ng naturang ospital at very confident sila na masasuction out naman yung tubig sa loob ng lungs nitong si Danny. Okay. Kara, wala tayong gustong sabihin kay Brumbach. Ganun din kay Po Bihan, no? Kundi maraming salamat sa kanila sa ipinamalas nilang kagitingan at katapangan sa ginawang search and retrieval operations kahapon. Maraming salamat sa kanila at salamat din sa iyo, Cara David.